Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So inshallah, tinatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. At narito pa rin tayo sa Mudaharatul Mushrikin alal Muslimin. So, sa pagpapatuloy, so nga, doon sa sinabi ni Ibn Hazm na ang Muslim na lilikas patungo sa mga kufar at dahil dito, magiging kalaban siya ng mga Muslim dahil tutulungan niya ang kuffar laban sa mga Muslim, na ang ginawa niya ay kabaligtaran ng hijra, yun ay redda. At kasama nito yung mga hukom na may kinalaman sa tumatalikod sa Islam, na masasamsam ang kanyang yaman, mawawalang saysay o pawawalang bisa ang kanyang kasal. Hindi nabanggit dito pero kabilang doon, di ba, yung hindi tayo kakain ng kanyang kinatay. Ano pang ibang hatol sa murtad? Ha? Yung pamana, hindi siya pwedeng pamanahan at hindi tayo pwedeng magmamana sa kanya. Lahat ng hukom sa murtad ay applicable sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Dahil itong ganitong gawain ay hindi ito simple. Hindi ito, kumbaga, bagay na sarili lamang niya ang kanyang pinipinsala, bagkos ay pinipinsala din niya ang mga Muslim sa pangkalahatan. Pero maaaring mangyari din, wa amma man farra ila ardil harbi lidulmin khafahu, walam yuharibul muslimin, wala anahum alihim, fahada la shay'un alihi, li'annahu mudtarrun mukrah. Pero doon naman sa kalagayan ng ganun din, lumikas mula sa lugar ng mga Muslim patungo sa lugar ng kuffar dahil sa kinatatakutan niya na pang-aapi sa kanya. Kinatatakutan niya na aapihin siya doon sa bansa ng mga Muslim. At nangyayari nga ito. Merong mga pinunong Muslim na hindi makatarungan. May mga pinunong Muslim na hindi makatarungan. So kung siya ay tutungo doon, dito bagaman tinutukoy Darul Harb, ang ibig sabihin dito, kumbaga, sa konteksto dito, yung lugar ng mga kuffar na maaring kalaban pa nga ng mga Muslim. Pero ito nga sukdulan, pwede kang pumunta doon para takasan ang anumang kinatatakutan mo na kawalang katarungan patungo sa kaligtasan. Kung ito pinahintulutan pa nga, lalo naman kung hindi naman kalaban yung lugar na pupuntahan mo. Kung naroon nga siya, pumunta siya roon, hindi niya nilabanan ng mga Muslim at hindi siya tumulong laban sa kanila, na nandoon siya, kasi walang sino mang Muslim doon sa lugar nila ang makakapagprotekta sa kanila, walang problema rito. Siya ay kabilang lamang doon sa mga napilitan ng kanyang sitwasyon. Pero nga, sa usapin nga na ito, babalikan natin kasi mainam na malinaw ito. Kasi nangyayari talaga ito sa panahon natin ngayon. Wa amma man hamalathu alhamiyatu min ahli thagar min al muslimin fasta'ana bil mushrikina al harbiyin wa atlaka aydiyahum ala katli man khalafahum min al muslimin aw ala akdi amwalihim aw sabiyihim fa in kanat yaduhu hiyal galiyah ahiyal aliyah fa in kanat yaduhu hiyal aliyah وَكَانَ الْكُفَّارُ لَهُ كَأَتْبَى فَهُوَ هَالِكٌ فِي غَايَةِ الْفُسُوكَ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ
kafiran. So doon sa isa pang sitwasyon, isa pang bagay na may kinilaman dito, kumbaga, kasi iba-iba yung mga kalagayan nga nila. Iba-iba yung kanilang mga kalagayan. Yung halimbawa, merong tao na umalis mula sa lugar ng mga Muslim. Lumabas siya ng kumbaga border ng lugar ng mga Muslim. At humingi siya ng tulong sa mga kuffar, at yung tao na ito ay nagpapakita ng kanyang kumbaga suporta na ang mga kuffar na ito ay papatay sa sinumang Muslim na kalaban niya. O kaya ay kunin ang kanilang mga yaman, o kaya ay bihagin sila. At siya yung kumbaga kung sa antas nila at ng mga kalaban niyang Muslim, kumbaga siya ang hindi lang sa Muslim, kumbaga sa kalagayan na ito. Halimbawa, di ba lumipat siya doon sa lugar ng mga kuffar, at kumbaga yung mga kuffar ay sumusunod sa kanya, at ang mga hindi mananampalataya ay naging katulad ng mga tagasunod para sa kanya. Hindi naman niya direktang kumbaga inuutusan. Kumbaga, hindi niya direktang inuutusan. Pero may pahintulot niya. Ang tao na ito ay hindi kafir, bagkos siya ay fasik lang. Dahil ang nagawa niya ay isang bagay na hindi naman kabilang doon sa mga may tuturing na kufur o ridda. So tatlo na yung nababanggit dito. Tatlong senaryo, di ba? Yung Muslim na umalis sa lugar ng mga Muslim patungo sa lugar ng kuffar. Yung una, Muslim na umalis sa lugar ng mga Muslim at nakipagtulungan talaga sa kuffar, nagbigay pa ng impormasyon sa kanila, kumbaga, nag-traidor talaga, yun ay kafir. Yung umalis sa lugar ng mga Muslim pero hindi naman nakikipagtulungan sa kanila, kumbaga umalis lang siya doon dahil napilitan siya kasi inaapi siya sa lugar ng mga Muslim, walang problema sa kanya. Hindi siya kafir. At ito naman, umalis sa lugar ng mga Muslim kasi kumbaga may kaaway siyang mga Muslim at tinulungan siya ng kuffar, kumbaga nagpapahintulot siya, pero hindi naman niya ipinag-uutos talaga na patayin ng mga Muslim o patayin ng kanyang mga kalaban. Ang sinasabi niya lang halimbawa, gawin yung gusto niyo sa kanila. So dito, sa pagkakataong ito, siya ay fasik at hindi siya kafir. Pero sa usapin ng mga pagsuway na merong parusa, at dito nga, malaking parusa kumbaga, na maaring kaakibat ng fusuk ng pagiging suwail na ito, eh hindi nga ito din mainam. Kung merong kang kalaban na Muslim, mas mainam magpakupkup ka sa Muslim, hindi sa kuffar. Okay? Kung merong kang kalaban na Muslim, sa Muslim ka rin magpakupkup, hindi sa kuffar, inshallah. Katulad nga, napakagandang example nung natalakay natin, si Abdurrahman bin al-Ash'ath, na sa kagustuhan niya na mag-aklas laban kay al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, nakipagsabwatan siya sa kuffar. At hindi yun basta-basta na pakikipag, yung pag, kumbaga, paglikas niya dun sa pangatlo dito na halimbawa. Nando siya sa una. Sa totoo lang. Nando siya sa una na senaryo na posibleng ang ridda pa o pagtalikod sa Islam. Hindi natin siya hinahatulan. Pero nandito kasi yung halimbawa niya, na siya yung halimbawa na maaring sokdula na aabot siya doon, bagaman hindi natin siya hinahatulan ng kahit na ano. Kasi nga itong mga bagay na ito yung pinag-aaralan natin, hindi para maghatol, ito ay para malaman natin, maunawaan natin, maiwasan at maituro sa iba upang makapagbabala sa iba, inshallah. Kasi nga, la yakuno bidhalika kafiran. Hindi siya nagiging kafir, nagiging fasik lang siya. Li'annahu lam ya'ti shay'an awjaba bihi alayhi kufran.
Walang anuman ang nagiging dahilan para maituring siyang kafir. Quran o ijma. Ito man ay ayon sa Quran o sa ijma. Siyempre, nababanggit na rin dito yung sunna kasi ang ijma, babatay naman ito talaga sa sunna, sa totoo lang. Wa in kana hukmul kuffar jariyan alihi fa huwa bidalika kafirun ala ma dhakarna. Fa in kana mutasawiyaini wala yajri hukmu ahadihim alal akhar fa ma narahu bidalika kafiran. Wallahu alam. So dito sa huling sinabi ni Ibn Hazm sa usapin nga na ito. Hindi siya nagiging kafir kasi hindi naman siya nakagawa ng anumang nababatay sa Quran o sa ijma na pagsuway. Ngayon nga, pero ganun pa man, kung ang hatol ng pagiging kafir ay i-apply sa kanya, maaari rin na siya ay may tuturing na kafir ayon doon sa number one na nabanggit. Pakikipagtulungan sa kuffar. Kung sila ay, kumbaga, naging pantay. Kumbaga, naging magkakampi talaga sila ng kuffar, sila ay pantay. Na sa ganitong pagkakataon, kumbaga tinutukoy dito ang pantay, kumbaga yung impluensya niya doon sa kuffar ay talagang meron siyang impluensya doon sa kanyang binibigay na impormasyon laban sa mga Muslim at sa paghihimok sa kuffar na patayin ang mga Muslim. So yun yung tinutukoy dito. Pero syempre nga, ang hatol doon sa number 1 o number 2 o number 3 ay hindi nga na-apply sa isa't isa. Magkakaiba sila ng hatol. Yung una, murtad. Yung pangalawa, walang anumang hatol sa kanya. Walang problema, kumbaga. At pangatlo, fasik. So itong pangatlo na ito, mananatili siyang fasik. Kasi hindi naman siya katulad nung una na talagang naghihimok sa kuffar na patayin ang mga Muslim. Naghihimok sa kuffar na patayin ang mga Muslim. So dito nga sa usapin na ito, yung panghuli na nababanggit, وَمَدَهَرَتُ الْكُفَّارَ لَلْمُسْلِمِينَ نَاكِدٌ مِنْ نَوَاكِدِ الْإِيمَانِ لِعِدَّةِ أَسْبَابِ. So dito, ibubuod na natin inshallah ang pagiging kufur o ridda ng pakikipagtulungan sa kuffar laban sa mga Muslim. Merong mga iba't ibang mga dahilan. So yung una, man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawma dhalimin. Sino man sa inyo ang yatawalla? Ang tawalla dito o tawalli, yung tawalli na tinutukoy dito, ito lang ang pagkuha sa kanila bilang wali. Tawalli na ibig sabihin loyal ka sa kanila. Hindi lamang ordinaryong membro kanila o kasapi kanila. Ikaw talaga ay loyal sa kanila. Ang puso mo ay nakakonekta sa kanila. Yun nga, laban sa mga Muslim. Sino man ang loyal sa kuffar, lalong-lalo na kalaban ng mga Muslim, siya nga ay kabilang sa kanila. Hindi siya nabibilang sa mga Muslim. So si Allah na mismo ang nagsabi na siya ay murtad. Siya ay kafir. At si Allah ay hindi naggagabay sa mga taong makasalanan. Si Allah ay hindi nagagabay sa mga taong makasalanan. Fabayan Allah Ta'ala anna man fa'ala dhalika fahuwa minhum. Na sino man nga ang gumawa nito ng tawalli na ito, siya nga ay kabilang sa kanila. Kasi dito magsisimula ito talaga. Kung paano matutukoy ng tao ay lumalampas na sa hangganan. Na siya nga ay nandun na sa kufur. Dahil sa loyalty. Kasi sa pamagitan ng loyalty na yon, nagmamalasakit siya sa kuffar, namumuhi sa mga Muslim at nakahanda na mapahamak o ipahamak ang mga Muslim. At syempre, ikatutuwa pa niya kung ano ang masamang mangyayari sa mga Muslim. Ngayon nga, fahuwa minhum ay
min ahli dinihim wa millatihim. Siya ay may tuturing ng kabilang sa kanilang relihiyon. Kahit pa ipinapakilala niya ang kanyang sarili na Muslim. Madalas mangyari yan sa mga bansang Muslim na sinasakop ng kuffar. Meron pa rin nananatili ng mga tao na todo suporta sa kuffar, lalo na laban sa mga Muslim. Pero nagpapakilala pa rin silang Muslim. May kipagsabwatan sa Amerika laban sa Iraq, may kipagsabwatan sa Amerika laban sa Afghanistan, may kipagsabwatan sa kung sino-sinong kuffar. Malinaw ito. Ito ay kufur. So yun nga, falahu hukmuhum. At may papataw sa kanya ang hatol sa kanila. Kumbaga, ang hatol sa kanila na hindi nga sila mananampalataya. Kung ano sila sa atin, yun din siya na loyal sa mga kuffar. So biruin niya, napaka-importante ng bagay na ito. Kung di natin ito natatalakay, hindi natin malalaman na ipinagbabawal pala ito. Kasi maaring mayroong Muslim nga na nakikipagsabwatan sa mga kalaban, laban sa mga Muslim, at hindi natin alam na bawal pala. O kaya naman, iniisip natin na lahat ng mga pakikitungo sa kuffar na mabuti ay kufur, dahil hindi rin natin alam. Kasi pinapakinggan lang natin sinasabi ng mga terorista. So dito tayo sa Islam, inilalagay natin sa tamang pag-unawa ang bagay na ito. Hindi sa extreme na isa na pagpapabaya at hindi dun sa kabilang extreme na sobra naman sa pagpapatupad. So tayo ay makatwiran na ummatan wasata, ang umma na makatwiran, makatarungan, katamtaman, itong umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa kaparaanan ng Salafus Saleh, ito ang ligtas na sekta ng relihiyon na ito. Kasi maraming magpapakilalang Muslim, pero ito ang ligtas na sekta sa relihiyon na ito. Yun nga, sinabi ni Ibn Jarir, rahimahullah, "Man tawallahum wa nasarahum alal mu'minina fahuwa min ahli dinihim wa millatihim." Sino man ang tumulong sa mga kuffar laban sa mga mananampalataya, siya ay kabilang sa kanilang relihiyon at kabilang sa kanilang pananampalataya. Dito magkahiwalay na binanggit ang din at ang millah. Din at millah. Actually, magkasing kahulugan ito. Pero kung ang din ay unawain natin bilang sistema ng buhay, pamaraan ng buhay, at millah bilang, kumbaga, relihiyon, paraan ng pagsamba, na parang dito sa konteksto nito, unawain natin ito, ang din ay way of life at ang millah ay way of worship, na bandang huli ay pwede nating maiugnay sa Islam, ang Islam bilang ating gabay kung paano natin gagawin ng mga muamala at mga ibada. So sino man ang makikipagtulungan laban sa mga Muslim, kabilang siya sa kanila. Sa mga hindi Muslim na kung saan siya loyal. Fa innahu la yatawalla mutawallun ahadan illa wa huwa bihi bidinihi wa ma huwa alayhi radin wa idha radiyahu wa radiya dinahu faqad ada ma khalafahu wa sakhitahu wa sara hukmuhu hukmahu. Na sino man ang loyal sa mga hindi mananampalataya at sila ay tumutulong sa kanila laban sa mga Muslim, yung nga ang magiging hatol sa kanila ay katulad lamang din ng hatol sa kanila. Magiging isa. Na siya nga ay nagpapakita ng kaluguran sa kanila. At kumbaga tumatanggap sa kanilang mga gawain, lalong-lalo na laban sa mga Muslim. Sa ganitong pagkakataon, siya nga ay may tuturing na nakabilang sa kanila. At ang hukom sa kanila na kafir ay hukom din sa kanya na siya nga ay kafir.
So dito sa usapin na ito, alhamdulillah. Sa malinaw, naging malinaw yung iba't ibang mga posibleng magiging kalagayan ng Muslim sa kanyang pakikipagtulungan sa mga hindi mananampalataya. Na may mga pakikipagtulungan na pinahintulutan sa atin. May mga pinahintulutan na pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Pero mayroong mga ipinagbabawal. At ito na ngayon, yung pagiging kakampi nila na sukdulan na ikaw ay makikipagtulungan laban sa mga Muslim na sila ay mapapatay o kaya sila ay maalipin o kakamkamin ang kanilang mga yaman at iba't iba pang mga bagay na katulad nito. So nga, walang sinuman ang magiging loyal sa kanila liban na lamang na siya ay may tuturing na nasa kanilang relihiyon nga, lalong-lalo na kung siya ay nalulugod dito. At kapag siya ay nalugod dito, ay nalulugod din siya. Kung siya ay nalugod sa pagiging loyal sa kanila, siya ay siyempre nalulugod din sa kanilang relihiyon at siya ay patungo sa anumang sumusuway kay Allah at nagdudulot ng galit ni Allah. Dahil dito ang hukom sa kanya ay katulad lamang din ng hukom sa kuffar. At muli sinabi ni Ibn Hazm rahimahullah, saha anna qawlullahi ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. So tama nga, totoo nga ang sinabi talaga ni Allah. Sino man sa inyo ang maging loyal sa kuffar, tunay na siya ay kabilang sa kanila. Yung nga sa Suratul Maida verse 51. Innama huwa ala dhahirihi bi annahu kafirun min jumlatil kuffari faqat wa hada haqqun la yakhtalifu fihi ithnani minal muslimin. So ito nga, ang kufur na ito ay kufur na katulad ng kufur ng pangkalahatan ng mga hindi mananampalataya. At ang hatol na ito ay ang katotohanan na hindi nagtataliwasan ng sino mang dalawang Muslim tungkol sa bagay na ito. Ibig sabihin may ijma. Lahat ng mga Muslim ay nagkakasundo, nagkakaisa. Ng pakikipagtulungan sa mga kuffar laban sa mga Muslim ay kufur din. Ngayon kung merong sumasang-ayon dito, ay kafir din yun. Kafir din iyon. Sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Kauluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum, sino man sa inyo maging loyal sa kanila, na ang kahulugan daw nito, yuaddiduhum alal muslimina fa innahu minhum bayana ta'ala anna hukmahu kahukmihim. So ito daw yung tao, ito daw yung Muslim na nakikipagtulungan at loyal sa mga kuffar laban sa Muslim at ang hukom sa mga kuffar ay magiging hukom din sa kanya. Wa huwa yamna'u ithbatal mirathal lil muslim minal murtad. So nabanggit ito yung ang pagbabawal sa pagpapamana at pagmamana ng kafir sa Muslim. Yung kafir hindi magmamana sa Muslim at yung Muslim hindi pwede magpapamana sa kafir. Wa kana alladhi tawallahum Ibnu Ubay. So kabilang daw sa mga halimbawa ng mga tao na nakipagsabwatan sa kuffar, ito na nga, si Ibnu Ubay, si Abdullah bin Ubay bin Salul, ang pinuno ng mga munafik sa Madina na siyempre itong si Abdullah bin Ubay bin Salul, so nalalaman natin na siya nga ay munafik at ang mga munafik ang pangunahing may katangian na ganito, nakikipagsabwatan sa kuffar laban sa mga Muslim. Thumma hadal hukmu bakin ila yawmil kiyamati fi kad'il muwalat. At nanatili ang hukom na ito hanggang sa araw ng paghuhukom. Ngayon si Abdullah bin Ubay bin Salul, di ba nagsala pa ang mga Muslim sa kanya at inilibing pa siya sa libingan ng mga Muslim. Noong mga panahon kasi na yun ay wala pang hukom talaga sa kanya. Kumbaga wala namang napagtibay sa kanya na kahit na ano. Kasi napakagaling, napakahusay ng pakikipagsabwatan ni Abdullah bin Ubay bin Salul sa mga kalaban.
At nalaman lang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumbaga na pagtibay sa pamagitan ng wahi. Siyempre, wala rin namang ipinag-utos na siya ay pipinsalain. So ganito ang mangyayari ngayon. Kapag halimbawang merong nakilala ang mga Muslim na espiya, so siya nga ay lilitisin kapag napagtibay na siya nga ay nakikipagtulungan, nakikipagsabwatan sa kuffar laban sa mga Muslim. So ang korte ng mga Muslim at ang pinuno ng mga Muslim ay magdedesisyon kung pwede ba siyang patawan ng parusang kamatayan. Hindi katulad ng mga terorista. Kahit sino sa kanila pwedeng magpataw ng parusang kamatayan sa sino mang hindi nakikiisa sa kanila sa bintang na kapag ang Muslim hindi sumasali sa kanila ay nakikipagsabwatan sa kalaban. Yun ay baloktot talaga na utak. Yun ay maling-mali talaga na pag-unawa sa bagay na ito. Alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga usapin na napapaloob dito. Mahababa pa yung talakayin natin dito kasi yun nga, katulad sinasabi ko, maraming mga Muslim hindi nila ito lubusan na nauunawaan. Tayo ay sisikapin natin na makaunawa dito, inshallah. Wala pa tayong kalahati dito sa usapin ng mudaharatul musyrikin alal muslimin. So marami pang maibibigay ng mga halimbawa para mas maunawaan pa natin ang bagay na ito, inshallah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.